There's always that one person that will always have your heart. You can never see it coming. Hello everyone, welcome back to my channel. So yung gagawin natin ngayon ay gagawa tayo ng pizza. Dalawang magkaibang pizza ang gagawin ko. Yung una yung low carb pizza, nagawa ko siya sa broccoli, at yung ikalawa yung normal lang po na pizza. Okay guys, sa paggawa ng low carb pizza, kailangan natin ng broccoli. Ito, ginadyat ko na yung broccoli. Mamaya imimix natin yung itlog, dalawang itlog, at lalagyan natin siya ng salt and pepper. At ito, yung toppings na gagawin ko, yung chicken, breast chicken, lalagyan ko siya ng Nestle cream at ng eto mga herbs, Italian herbs at basil leaves. At papatungan ko din siya ng cheese at ng bell pepper. Okay, papakita ko sa inyo kung paano siya gagawin. Ito na guys, yung broccoli, yung ginagad na broccoli, dagdagan lang natin siya ng salt and pepper para magkaroon ng lasa. At yung itlog din, nilagyan ko na din siya ng salt and pepper. Hahalo natin siya ngayon dito sa broccoli. At ito yung magiging pizza crust natin para sa low carb version. Okay, haluin na natin yung itlog. Kailangan may itlog po yung broccoli para kakapit po siya. Hindi po maghiwa-hiwalay. Ayan siya. Okay, paghahalu-haluin lang natin. Hanggang sa mag-set. Hanggang sa magiging maganda yung texture. Guys, ito, tapos na siya. Naipantay ko na yung pizza crust na broccoli sa pizza pan. At nagdagdag din po ako nitong basil leaves na dried. At itong Italian seasoning para sumarap po siya. Okay, at ngayon ilalagay ko na po siya sa oven. Okay guys, ininit ko na yung oven kanina. Ngayon, i-oven na natin yung ating pizza. Yes! Okay, here we go. Ayan na siya. Okay. Ayan, okay guys. Habang niluluto ko sa oven yung pizza crust, gagawin natin ngayon yung Alfredo, chicken Alfredo sauce. Ayan, ininit ko na yung kawali kanina. Sa pagluto ng chicken Alfredo sauce, pwede kayong gumamit. Mas masarap pag gumamit kayo ng butter. Since ngayon, wala akong butter, gagamit na lang ako ng cooking oil. Anything. Pero mas masarap siya pag butter. Ayan. Gisahin nyo lang yung bawang. At kanina, pinakuluan ko na ito.
para medyo masarap yung ating sauce. Konti lang. Okay. At magdadagdag tayo ng ito, yung basil. Basil leaves. Actually, sa Saudi Arabia ko pata siya nabili nung before ako umuwi. At ang expiry date nito ay, ayan, 2021. Ayan, 2021. Chinek ko siya kanina. Akala ko hindi na pwede. Yung pala, matagal pa yung mga expiry niya. Sinadya ko talaga siyang bilhin para magamit ko siya pag-uwi ko dito. At ito naman yung Italian seasoning. Parang pinagsama-samang mga rosemary at thyme, dill. Ito siya. At ang expiry naman nito ay ito, 2023. At maglalagay din tayo ng paminta, ng pepper, para masarap yung ating sauce, ating pizza sauce. Okay. Paghahalo-haluin lang natin hanggang sa manuot yung lasa. Dito natin ng konti yung bell pepper para hindi siya matigas. Hindi makunat yung balat kapag makakain natin siya mamaya sa pizza. At isusunod ko na din po yung bulong na. Okay, pipirituin lang po natin siya ng very, very light. Yan. Kasi mas masarap yung mga pagkain lutong-luto, lalo na yung mga ganito. Kailangan natin lutuin muna. Oh my gosh! Here we go. The low-carb pizza, the broccoli, chicken alfredo. Okay. Ayan na siya. Hey guys, ang gagawin ko naman ngayon ay gagawa ako ng pizza dough na from the scratch. Anin ko ng flour at ng yeast. Eto, nag-bloom na po yung yeast. Ready na po siya para ihalo. At maglalagay po ako ng konting sugar at konting salt. Pampalasa po ng dough. Okay, at mamaya papakita ko sa inyo kung ano na po yung resulta. Eto guys, imamasa ko na po yung dough. Nilagay ko na rin po yung yeast na nag-bloom at nagdagdag po ako ng herbs, yung Italian seasoning, para masarap po siya. At naglagay din po ako ng olive oil na siguro mga 3 tablespoon. At ito, mamasa ko na po yung dough. At kakalat lang po natin. Ayan.
akin. Andyan na rin po yung bell pepper. Medyo niluto ko po siya ng konti. At syempre, ang magpapasarap sa pizza, walang iba kundi ang cheese. Lalagyan natin siya ng cheese. Doggy, doggy.